na nga kami, i-stress mo pa kami, camera, utang ina. Ayan, muna kami i-stress yung camera, punta. Ayan si Elo, ayaw mag-focus eh. Teka lang, ayaw nga tinan mo, ikaw lang nakakita eh. Oh, guwapo rin naman ako eh. Ayan, okay na yan. Better na yan. Eto, puro forma lang, nagkasakit. Mga tropa, ito na, game number 3. Napag-game number din pa tayo rito on our execration tsaka RRQ match. Pero hopefully this favors our Filipino team. So first two bans ng exe. Etong draw ranger tsaka lone druid. Napatagal pa tayo rito. Napag-game 3 pa tayo. Taka lang. Ikas pa tayo eh. Ano? Pito kamay natin. Andito yung overlay sa akin eh. Eh, kulang din sa logo. Kulang sa logo yun, hindi updated yun. Diyos ko, Lords. Eto na yung first two bans naman ng RRQ, Shadow Demon, Sand King. So, exe, pwede ulit kayo magluna kung gugustuhin nyo. And I think insta-pick to para kay execration. DJ Luna. I think palag-palag naman yan. Pero Slardar yung first pick ng kuya mo. And the question is, ayan na naman nga. Earth Spirit, Dark Seer na naman nga. Yung Wombo combo na naman nga. Mamaya may magkakasama TNC pare. May magkakasama yung TNC. Dito pa rin yan sa Wombo combo. Ayan na lang nga. Lo, ano, lo. TAC Southeast Asia Highlights. Lo. Pasok mo yung kaya, ano, ha? Kay RRQ ha. Malupit yun eh. Oh, yung kanina, yung Wombo Combo, yung malapit ng Wombo Combo. Ayun na yung last, ano nila, last play nila eh. Kaya Nick, 1M na total view. Sakto yan, men. Kasi kada views mo sa Twitch, meron $1 na katumbas yun. Kada view sa Twitch, may $1 na katumbas. So, thank you. Ito na, third ban ng execution, Naga Siren. So, 1 million views. $1 each views. $1 million. Huh. Eto na. Third ban naman ng RRQ. Inaantay natin. Eto, Silencer. Nakakuha na pala. And then, yung Meepo. Binan na rin dito pero may Infest Bomb Lords na ang kuya mo. And then, Ember Spirit naman fourth. I mean, third ban. So, na ako pwede mag-bet na real money. Pari EGB.com, ha? Lian? Ano sabi? Diyos ko dahi. Eto na yung third pick, Weaver na naman. Yung tatlo na naman, pare. Darkseer, Weaver, tsaka Earth Spirit. Baka mag-alchemist ulit to. Game number 3 na, pare. Game number 3 na. Okay? Steady gold pa rin tayo rito. Pucha, natanggal pa yung camera. Nangyayari sa camera natin. CRTC 12k views. Lagi yun, mayaman na yun. CRTC. Sobrang yaman na nun, pare. Bakit? Eh, akin na kamo. Akin na yan. Akin na yan. Si Manjin, kamo. Opera mo kagad. 20 kada kas, 20 pesos kada kas. 20 pesos kada kas kamo. So, ayan na mga tropa. Naglolokohan na po sila sa Twitch chat and I mean sa Facebook. While ako, nagkakasako rito. Loves na loves ko kasi kayo. Crystal Maiden third pick for execution. So, baka dumama yan sa... Baka madama yan ha. Nawala yung tag? Ba't nawala yung tag? Tinag ba niya o hindi? Tinag ba niya o hindi? Tag mo. Fourth pick naman ng RRQ. Etong Winter Wyvern. Masama pa erandang pero palag-palag pa rin. Steady gold pa rin tayo rito. Okay. Inaantay ko lang na maawa sa akin si Axel tapos siya naman yung mag-gas. The fuck? Anong tournament sa TNC, Kuya Nick? Pare, it's Infinite Sky League. Okay, Infinite Sky League.
Sabihin mo kay Axel, huwag malikot para di magalaw yung kama. Huwag ka daw malikot. Nasa likod siya. Shoutout sa inyo dyan. Ayan na naman si Alo. Ayan na naman. Ayan na naman. Ayan na pare. Ayan na si Alo. Ayan na naman. Tangina. Puro ganyan lang. Putang ina na ito. Kala mo magmamodel ang puta. Andayang magalaw. Parang. Ito na yung fourth pick naman ng execution na antay natin. Galing lang ako sa YouTube mo. Team YouTube. Pero ngayon sa Twitch ka na. Shoutout sa'yo pare. Magandang hapon. Magandang hapon. Okay? Timbersaw, fourth pick ng Exe. So, ang kailangan ng Exe rito, I think, is support. Isa pang support. So, let's see. Fifth man. Sino kaya? Panira daw, lo. Panira ka daw, lo. Ito, ito. Kala mo, ah. Marami sila. Bilang isa. Reserve time. Salamat Kuya Nick. Twitch na maaga pa dito Barcelona. Shoutout sa'yo, John Vincent. And now, fifth ban inaantin. Pero may Winter's Cursed RRQ. Alchemist nandyan pa if gugustuhin nila. 10th. Kuya Nick, puro nang pa. Mamaya na tayo pabate, pare. Mamaya mabate. Eto na yung 5th ban, Nick's Assassin. And then, Exe, ano yung 5th ban mo rito? Aray ko, be. Kuya Nick, kamukha niya rin ng ban sa computer ship sa Muntin Lupa. Olo, ah. Hindi sa akin galing yan, ah. Kamukha mo rin ng banat. Banat din naman yung mukha niya, eh. Si Alo. So, 5th pick, Queen of Pain. Nilabas na yung Queen of Pain dito. Pang siguraduhan na to. Pang surbula na. 5 seconds remaining. Ha? Sabi nila. Sino nagsabi? Troller lord yan eh. 5th pick, inaantay natin, RRQ. Ako miyawak nung mic, so di nyo maririnig yan. Ako lang bahala. Kung ano yung gusto kong sabihin, ayun lang yung maririnig nyo. Okay? Pag meron akong hindi ko sasabihin, hindi ko sasabihin yun. Hindi nyo maririnig. Hindi nga, pangit nga. Potato mic nga, potato mic, seryoso. Asan si Nando pre? Wala pa eh. Ang lumalaro dito si Ewe, si Bullfrog. Si Admiral Bullfrog. So, 5th pick, inaantay natin dito. Templar Ayan Assassin. Na nga. So, T8, Diyos ko Lords, may kalalagyan pa yata execration sa game number 3. May kalalagyan pa yata to. So, palit lang ng overlay. There you go, all good. Hindi na kita si Manjin. So, execration versus RRQ. We are now on the way to game number 3. Let us see kung paano diskarte. Ha? Daluna family? From Taguig? Lahat ba kayo nakikinig pare? Mamaya ikaw lang ha? So, palitan tayo ng camera dito. There you go. So, game number 3 nga. Koala, Darkseer, Eden, Earth Spirit, Zephyr, Winter Wyvern, Keltos at Weaver, Yabu on Templar. Sa kabila naman, Kimo, Crystal Maiden, Owa on Slardar, Bullfrog on Timbersaw, Gabby, Queen of Pain, and then DJ, Lifestealer. So, bagong hero for him. Pwede umalaglag dito yung execration. Pag natalo sila. Ilan teams kukunin sa TAC? Isa lang. Isa lang, pare.
So, saan kayo nakabit dito? Eto, sino purong paramata? Puro YOLO eh. YOLO Lords kayo, no? Ayan na. Wards lang muna. Zephyr naman. Winter Wyvern. Kita mo yung set na yan. Meron pang Unicorn. May sungay pa. If tomorrow never comes, will she know how much I love her? Yung mga team YouTube na shoutout sa inyo, ah. Magandang hapon sa inyong lahat dyan sa YouTube natin, okay? Si Maki kaya? Maki, kung nakikinig ka ngayon, pwede ka ba mag-cocus sa amin mamaya? Si Maki? Kailangan namin ng muse. Shoutouts nga pala kay Maki. Tropang execration natin yan. Pero eto na, let's do this. Top lane is going to be Weaver. At saka yung Winter Wyvern. Yung mid lane naman, Earth Spirit at saka Templar as bot lane, off lane, Darkseer. Kuya Nick, ba't wala si Nando? Hindi ko sigurado eh. Ayan na kagad si Gabi. Ay, yung courier. Walang blink out si Gabi. Fairy fire use pero still first blood na kukuha rito. Naglagay siya ng first kill sa Shadow Strike. So, early rotation ng Earth Spirit. Nagbunga kagad dun. Well played for him. And top lane naman, DJ on Lifestealer. Hinaharas ng Weaver dito tsaka Winter Wyvern. Ang ganda ng laning nitong RRQ. Kwenik, laglag na pa Mineski para hindi pa. Kung sino yung mananalo rito, kakalabanin na Mineski. Kung sino yung mananalo rito, laglag na. So ito, Gabi, kailangan bumawi. Tiwala naman kami kay Gabi rito na makakabawi siya, pero still, medyo masamang impwisa yun. Para sa Queen of Pain, eto, hinahabol na naman siya sa gitna. Inaabangan na naman siya ng Queen ng Ember Spirit, ay ng Earth Spirit. Top lane, Lifestealer, nahihirapan din mag-farm. So yung laning ng RRQ, doing well. Gitna. Parang discarte rito. Lifesteal, kita mo yan. Di makakalapit eh. May Arctic Burn tapos may Shokuchi pa. Kahit try niya i-hit yung Weaver, Shokuchi out down lang siya eh. Pero ito si Owa on Slardar. Nakakuha pa ng Earth Spirit yung Bounty Rune. And now, Splinter Blast. Orb of Venom. Slow. And there you go again. Nice rotation coming from Eden. Sinasabi niya mayroon ding Earth Spirit yung Indonesia. Kung akala nyo, yung number one Earth Spirit Lords ng Indonesia, si Teams, yung TNC, yung Indonesian Trite na TNC, meron din dito. Ayan na naman, ito na yung pangatlo. Pero na Frostbite siya dito, napasobra yata yung galawa niya. Ayan na, Shadow Strike. And then yung Slithering Crush, inaantay natin, mabagal. Ayan na, oy, nasipa pa. Grabe naman tong si Eden. Hindi naman cheese, pero magaling. Ayan na, lumingin na. Gabi nakabawi, pero still, ang tagal ng kinumit na oras bago patayin. Yung Earth Spirit Support, tatlo silang humahabol. So, TA, parang discarte. Queen of Pain naman, inaabangan dito. Ayan na, first, oh, blink out, steady gold dev. One yung score natin. Koala naman, bot lane. Maganda naman yung buhay rito ni Ewe. Versus sa Darkseer. Though, may double iron shell pa rin yan. Kaya nakakapag-farm pa rin. Si Kuya mo TS. Si Darkseer. Ayan nga. Umuwi nga lang ngayon. Top lane. Eto na naman kay TJ. Yung Lifestealer nahihirapan.
Sino mga kalaban ng TNC? Either WG Unity or Next Gen Vietnam. Either of the two. So, gitna, Gabi. On Queen of Pain versus Yabyu. Saan mga kabila ng TNC? Sino mga... Okay, nasagot ko na yung okay. Saglit lang ha, pare ha. Steady Goldeb. Namatay yung Timbers to. Hindi natin nakita yun. Anong country ng RRQ pare? Indonesia. Indonesian lords yan. Ayan ay, oy, Diyos ko lords, hindi inabot ng frostbite ni Kimo. Nakapag-shukuchi out yung Weaver dun. And now, alam na ng RRQ na try lane na rin yung top lane, so mag-iingat na rin yung Weaver dyan. After having the time of his life early game, harassing yung DJ Lifestealer. Three-one yung score natin. Shoutout sa lahat na nanonood dyan. Magandang hapon. Pero ito, meron pang kalalagyan yung exit. If ever matatawag siya sa laro to. Pero sana naman, wag. Siyempre, Admiral Bullfrog, kailangan bumawi. Ewe, buhatin mo. Ayan na nga. Hinaharas niya rin yung Darkseer. Mamaya, sana kung muna DJ naman top lane. Hinaharas dito. Kimo. Hindi pong frostbite. Nandiyan ni si Owa, on Slardar, pero kailangan niya makapag-firm. Gitna naman, Yabyu. Kita niyo yung CS ni Yabyu, 29-13. Yung Queen of Pain naman, 17-7. So, malaking difference. So, kailangan niya bumawi. And then, eto na naman. Hindi na mahabol ng Array Kube. Iwan yung score natin. Ano yung Bullfrog? Si Ewe yun, pare. San galing si Bullfrog, Kuya Nick? Palayaw lang niya yun, pare. Pero Ewe yung pangalan niya. Gitna naman. Again, with the rotation, Earth Spirit helping Templar Assassin securing that kill dun sa Queen of Pain. To remember that, aside from the Boulder Smash at saka yung Rolling Thunder, I mean yung Rolling Boulder, meron rin nga Geomagnetic Grip etong si Earth Spirit. That means silence. And if masasilence yung Queen of Pain nyo, he will be burned vulnerable. Dito sa may Templar sa normal attack. Pero ito, nayari din si Ewe. And now DJ, kalaban niya yung double Ion Shell together with this Earth Spirit at Darkseer. Inahabol pa rin si DJ dito. And yung Rolling Boulder, wala nga lang tinamaan, kaya bailout na yan on the side of RRQ. Pero 5-1 yung score. Lamang sila ngayon. And at the same time, nakakapag-farm Templar Assassin tsaka Weaver nila, both on the mid and top lane respectively. Seven minutes. Delix to. Templar Assassin yan mga chong. And then, eto na yung ganti ng api. Cold Embrace, pero mamamatay siya dyan, mga tropa. There you go. Nahuli nila ang kuya mo. Eto naman yung Weaver. Aray ko, B, namatay pa sa baba. Solo kill yun. Sino yung kasama na nun? Si Winter Wyvern, pare. Nayari sila. So, yung momentum ng laro, nasa RRQ side. 6-2 na yung score natin. Kuya Nick, sa atin lang. Ano ba nangyari kay Nando talaga? Men, anong nangyari kasi dun, men? Nakakuha siya ng Hinebra. So, ngayon, tina-try out siya. Nasa Antipology sila ngayon lumalaro. Pero ito si Yabyu. Merong detection. Pero ito yung backup. Rolling Boulder. Ito yung silence. Ito na naman yung backup din. Timbers to. So Yabyu, Sinonic Wave na sa mukha. Finally, something good. Pero Gabi. Namatay din dun.
And si Kimbo nakamagnetize, mamamatay din. Tumubul kill pa si Eden. And then ito si Team Person, next target niya, pero out na. Aray ko be. A3 na score natin, yung net worth lamang dito, 4-5 coming from RRQ. Kasama yung Earth Spirit dyan, mas lamang yung net worth ng Earth Spirit kesa sa Queen of Pain. Ayan na nga, Queen of Pain sa gitna. Steady Golden lang. Blink out. RRQ is doing it. Sabi rito nito from Paramata. Yung person naman, nakikipag-microwan dito sa Shukuchi Lord, si Weaver. Pero eto na naman yung Winter Wyvern. And now, naka-swarm and then that silence. MVP rito yung Eden, sobrang galing. Earth Spirit Lords din yung Eden na to. Making place. Making place on the side of RRQ. Gitna, baba, taas, lahat. Magaling. 9-3 yung score natin. Ayan yung Templar Assassin. Steady farming pa rin dito. Ano ng item niya? Mag-blink dagger sa first build. May 1.4k gold na. Ayan yung TA. Sobrang lakas ng mga Indonesian team ngayon, no? TNC, RRQ, naglalakasan yung mga team, mga Indonesian Pride, pero ito, binigay na lahat, pero meron na namang sustain, and now, Winter's Curse, pero nakapag-sonic wave si Gabiron, so Gabi, pero still, 3-4-1 yun, Templar in exchange for, etong si Queen of Pain, Slardar, pati Crystal Maiden, kasama yung dalawang support, and down tuloy-tuloy sa farm, etong Weaver, aray ko be, first 10 kills, nakuha na, dito ng RRQ, and then yung bet na rin for the whole game, naka-open na yan. Kung sa tingin nyo, tuloy-tuloy na para kay RRQ, letter B. Kaya kung tingin nyo, TNC pa rin, mga ulo, TNC pa rin, letter A. So Weaver, steady gold pa rin. Ayan si Bullfrog. Saglit lang pare ha. Pinipima lang tayo rito. DJ, nagka-farm pa rin. Kailangan mong buhatin to, DJ. Well, yung score natin. Eto na nga, tuloy-tuloy na tayo. Kita nyo yung net worth. Yung apat sa top 5, lahat RRQ. Pero eto, nasobrahan sa galing. Kinalingan mo masyado, bes. Ayan na, binigay na sa kanya lahat. Namatay na yung Earth Spirit dun. 12-5 na yung score natin. And then in face bomb, eto na yung bawi ng api. Ang ganti ng api. May nagtitipi pa rito, pwede pa yan, isa pa. Pero Weaver pala yun, Palos pala yun. Ang gusto niya, Crystal Maiden. Eto na nga, si Kimo. Nandiyan din yung Wyvern, so may return kill naman sa side of RRQ. Eto na naman siya, Diyos ko dahi, Earth Spirit. Grabe, gumalaw yung Earth Spirit na to. Another silence kay Queen of Pain. Sumasakit na yung ulo ni Gabi dun sa mga silence nung Earth Spirit. ES Lords talaga. Pare, ES Lords talaga. Fourteen six yung score natin. RRQ.
din eto. At saka si Zephyr. Inaabangan nila si Bullfrog top lane, ha? Ewe. Ewe. Ayan na, nakita na nila. Papasukin ba yan? Hindi, medyo delikado. 14-6 score natin. Ayan na, pinasok na ng Darkseer. Nakita na niya. And a vacuum to start things off. And then that silence once again by Bullfrog, I mean by Eden. And kahit mga Timberchain, naka-swarm na siya. Dominating by Weaver. Pero again, yung silence. Yung silence nung Earth Spirit. Six yung score natin. Ayan si Owa. Kailangan mo na ng Blink Dagger, pare. Kailangan na ng backup. Yung net worth, eto. 5K, RQ, XP, ganun din. So, sa sobrang dami niyang farm, nag-first build Midas, yung Earth Spirit. Already with Midas. Tier 1 Tower Bot, gusto na kunin. May Winter's Curse, ha? May Winter's Curse, yung Wyvern. Pero nakaramdam ang kuya mo. Comeback to, nararamdaman ko. Marami ba nakabit sa RRQ? Marami nga, Dehado X eh. Sumukhang YOLO to if ever makakambak. Eto, makikita. Sino kaya? Sa likod, eto yung ayan na nga, pero ang gandang blink out naman nun. Coming from Templar Assassin and then that meld. Sa likod naman, ginugunay yung Queen of Pain. Wala na naman siyang blink doon given yung silence. Kasama yung Crystal Maiden. Nahuli rito. Two heroes dead for execution. And then ito, Blumingkin na. May Blink Dagger na. Mega kill for Kel'Thuzad. Three heroes down on the side of execution. 16 minutes into our ball game. And mukhang yari ah. Yung momentum na laro na kay RRQ. Pa-desolator na rin. Etong si Kuya mo at Templar Assassin. Ang ganda ng blink out niya. Pari sakto. Hahabulin dapat siya eh, pero ang pagkakamali ng X eh, akala nila lumalakad pa. Pero hindi, nag-melt na pala para makapagtago. Eh, wala silang detection. Tier 1 tower, bot lane, kinukuha na rito. And again, Eden, scouting the area. Ayan na nga yung tier 1 tower, bot lane, kinukuha na nga. Desolator na yung TA. Pati na pati yan. Diyos ko, Lords. Shoutouts, Casey. Tulog-tulog din, Ish. So, yung TA, yan na nga. Meron na. Added damage. While yung Weaver naman dito, meron ng Lincoln Spear. So, pahirap na lang pahirap hulihin yan. Pahirap na lang pahirap hulihin. And then, ito invest bomb, Weaver. Kahit meron kang Lincoln Spear, yari pa rin. And ito ah, napalayo to. Pero ito rin Earth Spirit, may silence pa yan. Lifestealer invest, wala. So, naging 1-for-1 pa yun. Hard carry for a hard carry. And now, Slardar ni Owa blinking out. Di kasama si Nadnad pagka hindi nakaligo. 1917 yung score natin. Ha? Sige mo naman sa gitna. Si Abed nasa Team Onyx, pare. Team Onyx. Radiant's bottom tower is under attack. 19-7 yung score natin. Ito si Weaver. Rosha naman, kinukuha na. Desolator lang, sapat na. Ayan na nga. Easy Rosh, easy life. Para sa Templar Assassin. 18 minutes into our ball game. Now, tutuloy-tuloy na sila rito.
Yab, UN nga, yung Templar Assassin. Seven yung score natin dito. Nakuha na yata, hindi pa. Yung net worth, ayan, 10k na. Tier 2 tower top, nakuha na nga. Aray ko be. Radiant's bottom tower. Seven yung score natin. And now tier 2 tower bot din naman may split push. Ang tanong dyan pare, paano matuturn around ng execration to? Ayan naman yung aabangan natin. Syempre hindi naman pwede napapabigay lang execration to kasi do or die game to. So abangan nyo yung last stand ng execration. Okay, meron niyang gagawin syempre. Hindi pwedeng hindi. Tier 3 tower, nakuha na dito ni Abiu. 19-7 yung score natin. Ito na yung Medrax, kinukuha na 20 minutes into our ball game. Ito yung Invest Pam, galing sa likod. Gusto nilang kunin yung Winter Wyvern para hindi makapag-Winter's Curse. Ayan na mga tropa. Sino na makukuha? Nakita yata sila na Glimmer Cape kagad. And dito mama, dito. And then the Winter's Curse. May Sonic Wave, pero naka-Cold Embrace na si Sever, pero mamatay pa rin Crystal Maiden Ult from the high ground, pero Slardar already went down, and Templar Assassin went for the Crystal Maiden. Slowly but surely, RRQ getting this clash, mga tropa. TJ, kung armlet tagel, lumalaban pa yung execration. 2-4-2, lumalaban din si Yabu. Aray ko ba, ages pa yun. Yung Shrine, hindi na inabot yung buhay ng Lifestealer. And then, si Bullfrog next target, pero yung Medrax ang mahalaga rito. Ayan na nga, nakuha na nila. And Bullfrog, ewe. Aray ko, the damage is real. And Queen of Pain, Blooming in. Si Gabby rito, that means cooldown yung kanyang Blink. And then Bullfrog will fall. Four heroes down. That's a team wipe actually, given yung Crystal Maiden already dead before that engagement pa dun sa may Medrax. And now they will go for the second lane of Frax. Ayan na nga, si Abiu. Slithering Crush, ang ganda nun. And then, yung Frostbite, mamatay si Abiu. Ayan yung Timber Chain, pero nakaiwas pa rin. And then, Cold Embrace, inaantay natin, pero may Glimmer Cape pa rito. At saka yan na nga, yung Disable. Slithering Crush, pero papalag pa rin. Aray ko, hindi pa nila mapatay. Yung TA dito, and yung Slardar ni Owa, kailangan din mag-ingat. Also, Bullfrog, ewe dito. Ayan na nga, nahuli na. And Yabu again, Cold Embrace, the sustain is real. Hindi pa namamatayan ng Templar Assassin etong execration. And then Crystal Maiden Ult, pero hindi enough. Queen of Pain already down. Nahuli na yung Weaver, TJ nilalaban to. Again, another Cold Embrace by Sefer. And TJ went down. Next target, Crystal Maiden, pero eto na si Bullfrog. Bail out na on the side of RRQ. Muntik pa yung stun na yun. Diyos ko Lord, pahirap ng pahirap for execration to. And now, they are now bailing out. Wala nang mahahabol si Owa. So, kalungkutan gaming yun. Grabe yung clash na yun. Ang tagal nun. Ang tagal nung clash na yun. Six-ten yung score natin. DAC on the line for execration. It's now or never for them for Dota 2 Asia Championship 2017. Laglagan to. The winner of this game will be facing Mineski. Kita mo yun? Sila pa yung tumitira dito. Yung mid talaga na neutralized ng Earth Spirit. Pero maganda naman yung farm ni Gabi ngayon. Nakabawi naman siya kahit paano.
Pero thing is, sobrang laki na ng momentum na sa tatlong cores nung RRQ. So magkakasama na. Eto rin tier 2 tower top lane, next target. Mga tropa, ayan na, on the way na. Ang next match natin mamaya is going to TNC versus Shadow Geyser. Tier 2 tower already down. And they will now go for the tier 3 top bot lane. Ayan na, si Weaver. Tuloy-tuloy na siya rito. 45 pop. Desolator yan, may nangkapin yan. So, kailangan hindi mamatay yung Wyvern. E na, in-infest na. And then, yung Silence. Well played for Exe. Napatid rin Templar Assassin, pero hindi pa ito tapos. Yung Queen of Pain mamamatay din. And now, where's the damage? Mga tropa, napatay nila yung Templar Assassin. Pero nakuha rin yung Slardar at Queen of Pain nila. And now, Leisner trying to fight dito. Payback pa kay Gabi yung Queen of Pain. Eto rin si Bullfrog on natin. First of all, ang gandang Winter's Curse. Pero namatay na yung Earth Spirit dito. Kel'Thuzad, sa DC enough yung damage niya on Weaver. So, Execration will hold at the moment. Magandang hold yun. Eto na guys, hindi magpatalo kagad-kagad to. Papalagyan bago matalo. Steady gold tip. Before anything else, kailangan pumalag muna. Hindi pwedeng matatalo lang basta-basta. So, binibigyan na ng execration to Bullfrog. Eto ang gandang shrine. So, hindi mamamatay dito yung any of the execration heroes. Pero susunod pa rin sila. Eto, Winter Wyvern. Silence na naman. Nakapag-glimmer cape. Pero still, eto kitang-kita siya. Hold embrace sa sarili. Pero aray ko be. Ano nangyari doon? Fenty 8-13 yung score natin. Kumuha ka doon sa baboy, no? Kumuha ka, dami niyan. Ay, kiate mo yan. Steady. 28-13 yung score. Nag-post ng laro. Second lang daw. Sabi ni Yabyud, laging daw. So may post pa rito. Walang damage Weaver Omen. Ito yung Weaver ng kalaban. Meron naman siyang Dragon Lance. Pero mag-aganim Scepter siya. Hindi siya mag-full carry type. Aganim Scepter ang build niya. Indonesians are doing it. Yung network natin, kita nyo yan, 15k. XP naman, around 12k. Nag-disconnect yung Wyvern. Naglalag daw sila. So, baka ito na nga yun. Dito si Strail, mga tropa. Baka ito na yun. DAC on the line for both teams. Game number 3 na to. So, nag-aantay na mag-reconnect, ha? Mamaya, meron tayo 7 o'clock. TNC versus meron tayo 7 o'clock. TNC versus Shadow Geyser. Okay? Steady gold tip lang kayo dyan. What's happening? Ano sa tingin nyo, guys? Ano sa tingin nyo yung dapat gawin ng Exe rito para makabawi? Ano sa tingin nyo yung para makabawi? Ayan, naka-reconnect na. 28-13. Ay, nag-disconnect yung apat naman. Nakakonnect yung isa. Nag-disconnect naman yung apat.
Diyos ko, Lords. And kompleto ni Star Series pala. So, ang Star Series is going to be OG Liquid, VG Gaming J, Digital Chaos, Wings Gaming, Team Secret, IG Vitality, tsaka TNC Pro Team. So, grabe to. Maganda to. Palag-palag to. Yung Star Series na to. On the way to China na naman yung TNC. So, ayan na. Gina, let's do this. Tuloy-tuloy na tayo rito. Anong tournament yung mamaya sa TNC? Pari Infinite Sky League. Okay, Infinite Sky League yun. Eto na yung Infest Bomb on the way. Naka-smoke of the seat, pero wala silang makukuli rito. Ayan si Owa. May gusto siyang patunayan. And now, ayan na nga. May nahuli. Earth Spirit kanina pa. So, well played, well played. Magandang set yun. And now, minus one. Etong RRQ space created para makapag-farm. Etong mga cores ng execution, hindi pa tapos to, ha? Hindi pa tapos to. And now, 28-14. Templar Assassin naman sa bot lane, nagfa-farm. Ayan, si Yabu on his way to a BKB. Scroll na lang yung kulang. And then, another pick-off. Pick off after pick off yung ginagawa rito. Winter Wyvern naman this time. And guess what? Again, space created para sa mga core para makapag-farm. So, Wyvern trying to deward. Pero good thing, meron gem at saka vision dun. Yung execration. Kailan yung Star Series main event? Around February 3rd week to 4th week. Pare. Kaya, better yet, stay rest assured na i-cover natin yun. Radiant's stay there. Bakit hindi na 28-15 yung score natin. Eto na naman yung Infest. On the way na naman. May mahuhuli. Templar. Pag yung Templar namatay, ayaw nila ituloy. Mahirap rin yan. Merong Darkseer, pare. Pero ayan na. Sakto, wala yung infinite niya. Refract niya. Pero merong Guardian Grips. Mga tropa. Guardian Grips is real. And DJ nahuli ron. Naka-bailout si Owa. Sakto yung Guardian Grips, pare. Kalungkutan. Muntik na. They need to do that, pare. They need to do that. They need to rest. They need to gamble. And now, Bullfrog dito. Binaback out. Pero andyan na rin yung Earth Spirit. And then yung Weaver, Timbersaw will fall. Two heroes down on the side of Execration. And I think before going out high ground, they will go Roshan muna rito. Ayan na nga, RRQ Roshan. Easy for Yabu. Muntik na yun, men. Templar sana yung makukuha nila. Pero botin, yung mi-split po siya. That's Pin of Pain. Split pushing. Ayan na nga, si Gabi. Schedule bukas, pare, alas 3. Mineski versus yung mananalo rito. Bukas, Mineski yung mananalo rito. Tapos, alas 10 naman, Happy Feet at saka Execration bukas, alas 10. So, 3 o'clock at saka alas 10 bukas. 30-15 yung score natin. Si Yabu andito. Templar Assassin, second shrine, kukunin na nila. Si Kimo, nasa area, delikado ka dyan. Ayan, TP out na, well played. Yung Weaver naman, may Aghanim Scepter na. So, mas masakit to. Kung may focus fire sila, kayang-kayang bumalik and mag-compete. Yung Queen of Pain naman, Malevolence, BKB, tsaka Veil of Discord. So, let's see kung paano yung hold nila top lane, ha? Eto, crucial to, ha? Pag na-hold nila to, palag-palag. Pero mahihirapan sila kasi may Aghanim Scepter na Weaver. May Aghanim Scepter na Weaver, mga chong. Dotus Orb na.
Aray ko be. Siyap yun. May ages yan, pare, kaya matapang. And then sa likod, Wyvern na ganyan namatay. Eto na nga yata, maganda to. Naka-silence yung Weaver. Sonic Wave binigay, pero may Aghanim's yan. Mamamatay yung Weaver. Two heroes down and Yabyu sa likod. Templar Assassin, hindi pinansin. Ngayon, eto pinansin na, pero mamatay din yung life healer dito ni DJ. Nag-buyback pa yung Crystal Maiden. Ages already, na nakuha na. And now, Queen of Pain may blink out. Bullfrog, andito, ewe. Pero na Boulder Smash Silence yung Queen of Pain. Pero tuloy-tuloy pa rin sila rito. Eden, makakatakas ba? Hindi, 3-4-3. Si Kimo naman, next target. Naka-Go Scepter though. And now, Yabyu on na Templar Assassin. Pak! Eto. Timperso. Ayan na nga. Aray ko be, hindi nag-buyback yung life stealer din. Safety gold dev lang muna. And now, kinukuha na. Ayan na yung Slardar, 4 staff out. And then blink out para dito sa may Templar. Pero good thing, hindi nag-buyback yung life stealer ah. Eto si Owa, naghahan pa rin ng kill. Pero nandiyan yung Wyvern. Bailout 9, kaya yung Queen of Pain. Kailangan nintayin yung Queen of Pain. Pero Bullfrog, delikado dito. Slipper chain out. Okay na yan. Okay na yan. Naka-hold yung execration once again. Again with the hold. Execration ulit. Maganda yun. Maganda yun. Ngayon, wala nang Aegis. Etong RRQ. Anong plano? 32 minutes into our ball game. .35-18 yung score. Eto, may mahuhuli ba sila? Yung, ayan ang TA na naman, pero ang gandang refract once again. And now, may Cold Embrace pa. Lifestealer na. Winter Curse na naman dito. And then, yung damage. Ayan na, DJ. So, nayari na naman sila ron. May buyback yung Lifestealer, pare. May buyback yung Lifestealer. Pero kalungkutan gaming yung nangyari dun. Now they will try for the GG push dito. RRQ, ayan na. Buyback by LS. So, kailangan mag-chill down na itong Niyabyu. Pero alam din ng Exe na kailangan nilang kunin yung likod, yung Wyvern. Meron na rin Bloodthorn. Itong TA. So, pahirap ng pahirap talaga. Silence Lord sa mga kuya mo. Hold lang daw hanggang magka-ayon sa DJ. Ito yung ginagawa nila ngayon. Thing though is the pick off nga sila. Walang ages ha, mga chong ha. There is no ages sa Templar Assassin. So maganda to. Worthy tribute. Roshan, mabuhay na. Eto na yung Smoke of Deceit ng kuya mo. Eto na yung Infest ulit. Naka-Smoke of Deceit sila. Manggagaling sila sa likod. Mga tropa, let's see kung paano diskarte. Yabi, andito. Yabyu. Ayan na si Yabyu. Pero hindi. Wala sila nakakuha rito. Shoutout talaga na nanonood dyan. Eto. Nag-try sila ng mag-creep skip, pare. Kailangan sila ng creep skip para hindi makapag-push. Etong RRQ. Eto, hinahabol na sila ngayon. Pero wise enough for Owa to go away. Eto, si Owa, nakita sila. Ayan na, Blink Eye, Slithering Crush. Pumasok sila, mga tropa. Owa went down and now DJ. Now, Winter's Curse, and I think that's probably it.
I think that's probably it. RRQ. Na pitas yung dalawa ron.